Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel sa Trabahong Pulpol. Isang magandang umaga po. Ngayon naman po tayo, ang i-discuss naman po natin ay error na 12 sa Puji po yan, sa Puji. Napakaraming mga sumablay, lahat pinalitan na ng pinalitan na ng remote, PCB. So, hindi pa rin nakuha yung error na 12. So, bago po tayo mag-umpisa, ay pasok ang intro. So ayun nga po, ipapaliwanag ko lang kung ano yung error na 12 sa Puji concealed. So pag error po na 12 means na remote, ito po. Ang error po na 12 ay ito, ibig sabihin na remote or kaya ay itong filter PCB na po na para sa remote. So ito hindi yan kasama kasi yan yung main PCB. So yung 12, dito po lang po tayo magkukonsentrate. Itong maliit na PCB na to at saka yung remote na yan, pwedeng yung wire ay baliktad, yung red, white, black ay baliktad, kaya nag-i-error ng 12. Yun yung problema nun, yun dito naman. So, ayan po. So, yung ganitong kwan, marami po ang nagtanong. Talagang marami ang pumuntang mga technician at pinalitan ito, nagpalit sila, kumuha doon sa umaandar, nagdala ng bagong PCB, hindi nila nadali, pinalitan ng kwan kasi baka yan daw itong PCB na to. So, i-share ko lang po sa inyo kung bakit. Wala naman talaga siyang pag inilagay mo itong remote na to sa ibang unit, umaandar, matino. Inilagay mo itong kwan na to, itong PCB na to, inilagay mo sa ibang unit, matino. So, hindi nila ginalaw to. So, kasi po kuminsan mayroong mga may nagagalaw diyan. So, yan po ay may tinatawag na dip switch. Kung makikita niyo yung dip switch na yon, ayun, yung kulay itim po, ayan. Ito yung dip switch na sinasabi, yung kulay itim na yan. Yan po yung may apat na. Kung may napapansin kayo, may isa na agad nakataas diyan. So, talagang itinaas ko yan at naandito yung kasama ko na sumablay diyan. So, ayan. Deep switch po ang tawag dyan, yung sa itim na yan. So, ang gagawin natin dyan, yun po yung itim na yun. Oh. Ito. Yan. Diba may apat na maliit? Yan. So, yan po yung deep switch na tawag dyan. Maraming nagtatanong sa akin yan. Master, full, pasensya na po. Nagtatanong, Master, hindi po umanda. Huwag nyo po akong tatawaging Master dahil hindi po para sa akin yung salita na yan. Napakarami pong magagaling na mga technician. Ako lang po ay tinuturo ko lang yung mga natututunan ko. At maraming salamat dahil mayroong mga technician na nagiging guide yung video ko. So, ituturo ko po sa inyo kung paano tanggalin yan. Walang error na yan. Napakasimple lang po. Unang-unang gagawin po, pag gaganyang error 12, i-off natin. Andito naman yung kwan, i-off natin. Kailangan nating ma-power off siya. Ayan. Kailangan, wala siyang kuryente. Kasi hindi talaga siya andar kasi ito yung motor niya. So, ang gagawin po natin, pagka na-power off nyo na, ayan, power off, talagang yung power supply. Ito lang po yung gagalawin natin. Ibaba natin yan. Basta kung makikita nyo po yan, saan na ba? Kung makikita nyo yan, yung 1, 2, 3, 4 na yan, dapat po ay may... Dapat po ay lahat ay naka-off yan. Ayan, lahat pantay-pantay dapat. Ayun, oh. Nakikita nyo na, di ba? Dito lang yan ang magpapangsyon sa maliit na yan, yung filter na yan. So, ayan, katulad po nyan, in-off ko ng lahat. Di ba, may 1, 2, 3, 4. Naka-off ng lahat. Dapat pantay-pantay yan. So, ngayon, katulad nyan, na pantay-pantay na yan, i-on na natin dito kasi ito lang yan. Dito po tayo sa workshop, ha. Ayan, so, okay na yan. Ayan na po. At i-on natin. Ayan. Pag on natin, wala nang magbi-blink-blink dyan. At ito na yung motor na umaandar. Motor po ito. Ayan. So, okay na. Ayan, okay na. Mamaya po, papalo yung outdoor natin. Where is the outdoor? Oh, dagiga. Ayan na po. So, ihintayin na lang natin na umandar yung outdoor niya. Ito po yung outdoor niya. Nakahiwa-hiwalay tayo eh.
Ito yung outdoor fan motor. So, ilang segundo lang po, andar na yan. Ayan. So, hintay-hintayin lang natin yan. Marami po yung mga sumablay niyan dyan. At yun lang yung naging problema. Nagalaw lang siguro. Kaya ganon. Dagiga. Ayan, hintayin lang po natin na umandar. Tama-tama na, nakasetting tayo ng cooling. Ayan po yung cooling niya. Sa inang cooling 18, pinakamababa na po yan. Oh, grabe, ang lamig yan, pag-buji na yan. Ayan, ayan. Dito maraming trabaho ngayon. Ayan. Halia, biskit. Tula eto. Ah, halia eto. Ito yung pinaka-indoor niya. Dito po tinitesting kasi yan lahat. Pag may mga kumisan, may mga customer o yung mga kukuha na nagdadala rito, di sasalpak yan dito. Ayan. So napaka-sikreto lang po niyan yung maliit na dip switch na yan. Mayroon pa yan dito sa remote. May dip switch pa rin yan, dalawa. So sa mga nagtanong lang ng 12 na very easy lang yung problema. Ayan, so ikukuha ko, sinishare ko lang sa inyo. Ang tagal ah. Tayo natin na, andar na yan. Layo-layo natin. Ayan. Para pagpalo niya. So dito, pagkakuan, may mga tanong kayo, pag-aaralan natin dito. Ayan. Lahat po na andito yan. Muskila daw. Suit. Gan yung muskila. Ayan, Fuji na kanyon. Dito po sa workshop, ah, talagang hinihimay-himayan yung mga problema na yan. Less akir naman. Less akir? Para po sa solution. Ano, kamusta dagiga? Ngayon. Ayan, abot na tayo ng 8 minuto ah. Ikuko na lang natin. So, hadak kam sa asya rin sa? Motor? Oo, kam sa asya rin tamantas. Simsim na ba? Simsim? Kam sa asya rin tamantas? Oo, ayan po. Ibig sabihin, pumalo na yung outdoor compressor natin. Kasi ito po yung conductor, nadinig mo na. Ibinigay na yung signal. Ito po yung pinaka-outdoor natin, baka yan. Ibig sabihin, pagka ganyang umandar na, yung error na 12 ay nagawa na po natin. Ayan, so, ganun lang. Ayan po, talagang nagawa na natin na at nasolve agad natin yung error na 12. Pero pagka nasa customer po yan, talagang halos masiraan ka ng bait dahil mahigpit na troubleshooting yan kung hindi mo alam. Kasi bakit lahat ipinalit mo na? Hindi nila kasi ginagalaw yung maliit na yon. Iba kasi yung pinagkuha na nila. So, ayan po, maraming salamat at thank you very much and God first.